Mga aha, mahuhulaan niyo ba ang nasa picture? Tama! Si Santa Claus! Ang legendary Santa Claus ay based kay St. Nicholas na tinaguri ang patron saint ng mga bata. Pero alam niyo ba ang saint na ito ay wala naman talagang balbas at hindi nakasuot ng red suit? Sa Dutch, ang pangalan niya ay Sinterklaas, na di kalaunan ay naging Santa Claus sa English. Ngayong umaga, we're going on a date mga kaaha. Para may iba, sila ang mga kasama natin. Dumayo tayo ng Pililia, Rizal para makapag-meet and greet sa 400 animals dito sa Liger Animal Sanctuary. At ang hilig daw nila rito ang gawin, kumain! Mukhang palaban sa mukbang ang mga ito ah! Bubungan agad sa inyo ang nagtatabang nilang ducks. Ayun naman pala, ginawang hobby ang pagkain. Ilang kembot lang ay makikita na rin ang pamilyang ito ng mga ostrich na food is life din. Nagbukas ang Animal Sanctuary noong 2016. At ngayon ay meron na silang humigit-kumulang na 70 animal species dito. Teka, akala ko nasa Rizal lang tayo. Desert Safari is waiting mga kaaha. Hindi kayo namamalik mata dahil totoong camel ang pinapakain ni Kuya. 8 years old na ang dromedary camel na pinangalanan nilang Saddam. Isa itong one hump camel. Ibig sabihin, isa lang ang umbok sa likod nito. Kakaiba ito sa mga camel na karaniwang sinasakyan ng mga turista sa disyerto na kabilang naman sa klase ng two hump camel. At ang pwedeng ipakain kay Saddam, feeds din. Kung gusto niyo rin subukan ang pagpapakain ng birds, ducks, deer, at camel, mabibili ang one pack of feeds for only 20 pesos. Herbivores ang mga camel, meaning plants lang ang kinakain nila, kasama na riyan ang grass, grains, wheat, and oats. May mga pagkakataon din nagkakaubusan ng halaman sa disyerto, kaya nagiging omnivores ang mga ito at kumakain ng carrion, bones, and fish. Bukod sa live animals, makikita rin dito ang Museum of Preserved Animals. Yeah, yung entrance fee po natin dito po is sa adult po is 200, then sa bata naman po is 160 po. Di rin nagpahuli sa pagpapabibong kumain ang tigers na ang all-time favorite food ay chicken! Ang isang araw daw ay nakakonsumo ng 20 kilos ng manok ang mga ito. Pangmalakas ang mukbang naman pala. Sa wild, ang kadalasang prey ng tigers ay deers at wild pigs. Kasama na rin ang birds, fish, rodents, reptiles, monkeys, or porcupines. Pero kaya rin nilang mag-hunt ng mas malalaking hayop kaysa sa kanila, tulad ng buffalo, Asian gar, at kuminsan ay small elephants at rhinoceros. Mga kaaha, nakita na ba kayo ng hybrid ng lion at tiger? Ang tawag dito, liger, at meron din sila rito niyan. Mga kaaha, meet Nonoy and Basil. Tulad ng lion sa tigers, chicken din ang pinapakain sa ligers.
natakam kayo sa maganang mukbang ng iba't ibang land animals kanina, huwag nang mainggit dahil fine dining experience naman ang pwedeng maranasan kasama ang sea creatures. Ang Aqua Dining ay pakulo ng Cebu Ocean Park. Last year lang nang buksan at simulan ang Aqua Dining kung saan kasabay niyong kakain ang iba't ibang marine species na ito. Sa halagang 1,200 pesos, happy tummy na kayo sa kanilang 3-course meal. Happy heart pa sa inyong Oceanarium Tour! Dahil sharing is caring, ituloy-tuloy na natin ang mukbang experience ng ating fur friends. Isang dog shelter sa Subic ang binisita natin para bigyan ng tulong pinansyal at syempre, dog food para sa mahigit 200 fur babies. 9 taon na nagre-rescue at nag-aalaga ng mga aso at pusa ang The Homeless Dog Shelter na pagmamayari ng dating OFW na si Nora. May shelter na rin sila sa Olongapo City para mas maraming strays ang pwede pang matulungan. Yung talaga yung very challenge sa amin, yung sa funds. Hindi kasi madali humingi ng donations. May mga emergency na dalhin sila sa vet, tapos wala tayong pondo. Doon talaga kami hirap. Lalo na pagdating din sa pagkain, ayan talaga yung, dyan talaga kami very struggling. Ngayong Pasko, mas magiging masaya akong pagsasaluhan ng buong pamilya. Siyempre, kasama na riyan ang ating mga alaga na singhalaga rin ng ating pamilya.